kasama naman natin ngayon ay si Mami Clarita de Mayuga, ang presidente ng FFCI Laguna. Mami Claire, sa dalawang araw natin na pagiging humanitarian dito sa Carmen Cebu, ano po ang napansin nyo at ano ang naobserbahan nyo sa mga sa sistema, sa proseso ng pagpipila ng mga tao at yung pamimigay ng salamin? Bago lahat, nagpapasalamat ako sa Carmen Cebu dahil overwhelming ang ginawang pagtanggap sa atin sa FFCI Worldwide, sa Semi Esperanza Foundation. Ang naobserbahan ko, masaya ang mga tao dahil narito tayo naglilingkod. Na nagbibigay tayo ng ngiti sa mga taga-Carmen kasi nabiyayaan sila ng mga salamin at wheelchair. Bukod doon, sa sistema, wala akong masasabi. Systematic naman sila at saka over... Yung pagpila ng mga tao, napaka... Okay lang sila. Masunod rin sila. At saka at the end ng pagmimigay natin ng salamin at wheelchair, masaya silang umaalis. Nakangiti. Mami Claire, naka-line up ang chapter mo para sa ganitong mega humanitarian project. Sa tingin mo, kakayanin ba natin sa Quezon ang ganitong sa Laguna, naka-line up ang chapter mo sa ganitong kalaking mega humanitarian? Sa tingin mo ba, kaya natin yung pag-flow, yung transition ng mga tao na gagayahin natin yung nakita natin dito sa Cebu, i-apply natin sa humanitarian Laguna? Ay, nice question. Yan ang advantage natin, narito tayo. Yan ang purpose ng Laguna chapter para pag nagkaroon tayo ng optical mission sa Laguna, well prepared na lahat. Kaya malaki advantage para sa atin sa Laguna chapter na magkakaroon tayo nito na paghahanda natin na mabuti. Kasi ang pagpunta natin, hindi ba sana lang mag-humanitarian tayo, kundi nag-observe din tayo. So ayun, Mami Claire, maraming salamat at nakasama ka uli namin dito. At sa susunod natin proyekto daw ay sa Sorsogon. Sa Sorsogon? Oo. So, yes, exciting. I think malapit na sa iyo yan. So, dapat magkakasama ulit tayo doon. Again, Mami Claire, thank you so much. At ang ganda lang mga kapatid. At kita-kita ulit tayo mami ang gabi para sa susunod na live. Yeah, right.